part 2 para maintindihan ninyo talaga kung paano ninyo gagawin. So, bukod po sa lahat, bukod po dun sa pag-releasing lahat-lahat ho ng mga bad, ano you guys, so, hindi talaga kayo kontento kung talagang out na o talagang wala na sa loob ninyo yung mga ano ninyo guys. So, ito po yung isang paraan para ho talagang sigurado ninyong ma-throw away ninyo yun. Guys, November 19 to 20, kung meron kayong mga kandila guys, sindihan ninyo. Lalo na ho pagdating ho, nakabilugan na talaga yung 19, guys. Talagang i-ano ho ninyo na wag ho ninyong hayaan na walang kandilang nakasindi sa bahay ninyo. Kasi kahit na ho may kuryente, hindi ho yan valid. Ito ho yung, lalo na ho yung nandi sa mga may tangan. Ito guys, ang gawin ninyo, magsindi ho kayo ng kandila. So mayroon na kayong ilaw, mayroon na kayong tanglaw. Wala ho kayo sa kadiliman. Ito ho yung tatandaan ninyo. At mag-cleansing ho kayo sa inyong paligid. Hindi ho ninyo kailangan ilabas ang inyong mga, hindi ho ninyo kailangan i-charge sa buwan, sinag ng buwan. Kasi nga wala siyang magiging sinag kasi mag-i-eclipse siya mamaya. And then huwag ho kayong mag-charge dyan kasi dilim ho ang mahahata. Lagi tatandaan nyo guys, dilim ang mahahata ninyo. Ang gawin po ninyo, i-cleanse ninyo yan, pausukan ninyo. Meron ho kayong mga balat ng sibuyas, balat ng bawang, kung wala ho kayong mga incense o mga cinnamon stick guys. Pero alam ko naman ho na kapag may tangan na kayo, talagang obligado ho kayo na meron kayong mapampausok guys. Kasi parte ho yan. Isa ho yan sa nagbibigay visa sa inyong mga tangan guys. So lagi ko pong sinasabi sa inyo na ang kandila, incense at tubig, yan mga asin guys, yan ho yung protection niyo. Ito po yung asin, pambaligo ninyo. And then ho, kung kayo yung mga maraming pagsubok na pinagdaanan talaga na hindi matapos-tapos, na hindi kayo sigurado kasi hindi kayo makapag-concentrate, marami kayong mga ano guys, syempre yung mga asawa ninyo, mga anak ninyo, inaasikaso ninyo during this full moon, ito po ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng isang mahaba-habang papel na lahat-lahat na yan kahit punuin ninyo guys. Dito, ha? Dito, ang isusulat ninyo guys, yung mga pinagdadaanan ninyo na problema. Kunwari po, yung mga utang ninyo. Dito guys, dear utang, umalis ka na sa buhay ko. Ganyan guys, ito naman, yung mga chismosa, dear chismosa, umalis ka na sa buhay ko, huwag kang anuhin na, yung talagang releasing na talaga, you throw away, lumayas kayo, ayan guys, yung mga bad lucks, yung mga may sakit na ano ninyo guys, miyembro ng pamilya ninyo, kunwari oh, meron kayong mga anak, o meron kayong mga karamdaman sa inyong mga sarili, isulat din nyo dito guys, na dito kayo, umalis na kayo sa buhay ko, ganyan, isulat ninyo lahat-lahat dyan, ang masasamang nangyari, na gusto na ninyong umalis sa buhay ninyo ngayong 2020, ngayong gabi na to, ngayong araw na to, ng full moon na yan. Gusto ninyong i-throw away para hatakin niya, alisin niya. Kasi ito, hindi ho siya bababa, papaalis po siya. Kasi eclipse po siya guys, malakas siya. Malakas talaga siya. Hindi ko may paliwanag sa inyong mabuti kung paano nila basahin, kung paano nila anuhin guys. Pero alam ko na dumadaan na rin sa inyong newsfeed o marami na rin kayong napanood guys na talagang mabisa po siya. So kung ano ho yung isusulat naman nyo dito, kung ano ho yung mga pinagdaadaanan nyo talaga na ano ba, isulat na po ninyong lahat. And then fold, yung pag-fold po nito, is papalayo sa inyo. Papalayo sa inyo ganyan guys. Papalayo na sa inyo. Dahil talagang gusto na ninyo talagang lumayo sa inyo. Umalis na sa inyo. Then ang gawin po ninyo guys,
gawin nyo ninyo talaga, pagkatapos ninyong isinulat ito lahat, kahit ilang page po yan, guys, talagang ibusta ho lahat ninyo. Lahat-lahat ho ng mga nangyayari sa inyong ano, guys. Lahat-lahat ho ng mga, yung mga taong may kinikimkim kayo dito sa, ano nyo, guys, dito sa puso nyo. Yung mga taong nagbigay sa inyo ng masasamang ano, guys. So, gusto na ninyong mag-move on. Gusto na ninyong gumaan ang inyong pamumuhay. Gusto na ninyong maging okay sa financial. Gusto na ninyong lahat-lahat ng blockades ay marilis na. So, i-throw away na ninyo lahat-lahat yun. Isipin ninyo yung mga talagang nagbigay sa inyo ng mga pasakit na nandito pa sa loob ninyo, nandito pa sa puso ninyo, na hindi ninyo ano, guys, kasi yan po yung nagsisilbing blockades ng blessings. Lahat ho ng mga nararamdaman ninyo na hindi ninyo kayang i-let go, lahat ho ng mga ano, guys, mga pangyayari na hindi ninyo kayang magpatawad, hindi niyo, kung hindi ninyo kayang patawarin ng personal, guys, ibuhos po ninyo lahat-lahat dito sa papel na to. Kahit ilang page po yan. And then, sunugin po ninyo. Sunugin ninyo during that full moon. Kung hindi kayo kontento ng 19, ulitin ninyo ng 20. Kasi nandyan pa yung energy niya. Buong-buo pa siya hanggang 20. So, ito ho yung inano ko, guys. Huwag kayong mag-meditate. Huwag kayong humiling. Huwag kayong mag-manifest. Huwag kayong gumawa ng mga pampaswerte, guys. Kasi wala ako. Iba po, baka iba ho yung mahiling ninyo. Kasi napaka, ano siya, napaka-powerful po niya. Lalo na ho sa may mga tangan. Huwag kayong, lalo na yung mga orasyon na binabanggit ninyo na hindi ninyo maintindihan kung ano yung mga ano, guys. Huwag kayong magano kasi baka iba po yung matawag ninyo. Baka iba po yung ano, guys. Yung the best ho dito, mag-focus kayo dito sa sarili ninyo, minum kayo ng maraming tubig, maligo kayo, yun po yung inano ninyo. Maligo kayo, mag-workout kayo para lumabas talaga kung ano yung nasa loob ninyo, kung bakit hindi. At talagang pag ito rinilis nyo lahat, lahat-lahat, kapag talagang inano ninyo lahat-lahat yan, may space na after full moon, may panibagong buhay na talaga kayo. Ito yung life-changing. Yung pag-shift ng buwan, ng ano, guys, ito ho yung ano. So, hindi ko alam kung meron pong nag-share sa aking video. Pero, hinihiling ko po na i-share ninyo yung video na to para sa lahat ho ng may maraming pinagdadaanan, sa lahat ho ng maraming problema ngayong 2020. Dahil lahat ho tayo ay dumaan po sa matinding pagsubok ngayong 2021 dahil po sa pandemic na to. So it's time na po na i-release natin lahat yan. I-release natin talaga lahat yan. Lahat na yung mga negative na yan. And then, alawin natin. After this full moon po, dalawang araw lamang po yan. Dalawang araw, dalawang gabi. Talagang, hindi ko alam kung paano ninyo ano yun yan, guys. So, may time na maging emotional kayo. Pero, inaano ko ho sa inyo na huwag kayong makipag-away. Kasi, malakas po siya, magiging end of relationship siya. Huwag kayong magipag-argue. Talagang malakas siya. At merong, ano, may kakaibang mangyayari. And then, huwag kayong mag-release ng pera. Huwag kayong makikipag-transact sa pera. Yun po, guys, yung, ano, inaano ko sa inyo na huwag kayong makipag-transact sa pera. Kasi hindi ho siya, ano, so, dalawang araw lang naman yan, guys. Kayang-kaya ninyo yan. So, meron talaga yung mga zodiac sign na halos talagang hindi ninyo makontrol ang tension ng inyong buhay sa dalawang araw na yan. So, ito ho yung gawin ninyo, pinaka-the best na gawin ninyo. Uminom kayo ng maraming tubig.
Yan guys, para may release ninyo. Maligo kayo, mag-cleansing kayo. Yun po yun guys, pausokan ninyo yung bahay ninyo, then relax. Matulog kayo. Huwag ninyong i-force yung ano. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano para iwas away, iwas argument, iwas ano guys. Ito po yung binabahagi ko sa inyo na dapat hong pagpakahandaan ninyo. Dalawang araw lang naman guys, pero believe po kayo talaga na itong dalawang araw na to talagang may mangyayaring ano guys. So, mag-iingat po kayo. And then again po talaga.